Tayo ay gagawa ng gasket. Natin yung tama na ito, konting bawas mo ano, sira yung ano nyo, yung gasket nyo, pwede kayo gumawa ng mga goma na kahit na basta may goma sa loob. Walang problema kasi lahat. Iipit naman yan dito pagka nag-isar. Tapos kailangan dapat ganyan nyo sa pader.
Okay. Pwede na yan. Pag tayo ng position, ito yung hex. Ito yung stock ring. Pipigil dito. Para dito mawala. Ito yung needle supporter. Mag-disassemble kayo, lagyan yung yan. Kahit na batuhan pa lang kayo, pagbabalik ay madali lang ilabalik. Ito yung throttle anvil, parang baso. Ito naman ay rear ball. Ito nyo pa rin ilagay. Tapos meron siyang piston ring, piston. Tapos meron siyang rear washer, pwede mo itong ilagay dyan. Meron siyang pin para dito, para hindi kumalang. Tapos ito yung cylinder, ito yung pinaka housing, ito yung throttle valve assembly. Throttle valve assembly, yung buo yan, ito, sama yan. Kaya buo. Kaya assembly siya, isang set. Yan. Okay, so bali ganyan ang itsura. So pagbabalik, ito meron pa siya rito. Ito. Yung front washer. Okay, bago natin assemblein, lagay muna natin itong front washer dito. Pagkatapos nyan, itong cylinder. So, meron na pala siyang front washer dito, pero lagay natin yung original. Ito ay gawa lang. Unmade lang. Okay, so ngayon, meron siyang butas, dalawa. Pinagtapat ko para ilagay itong pin. Last pin, ito, rear washer. Tapos yan yung rear bolt. Ito yung piston. Ito ilagay mo na natin. Tapos rear bolt. Okay. Ito yung throttle anvil. Itong trabaho nito, pag may air ito, pinapalo-palo nito. Itong needle supporter. Okay, pagkatapos, ligyan natin yung stop ring para pigilan yung throttle valve bumabas at saka yung needle supporter. Ito, pinakalaas.
shit. So, may natutunan kayo mga kalubid.